Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click na aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ito na po ang update tungkol sa ating national ID. Ang source ng Philippine News na ito ay galing sa DILG social media account sa Facebook/DILG.Philippines. Nanawagan muli ang DILG sa mga LGU na hilingin sa mga nasasakupan na kumuha ng national ID. Iginiit ngayon ng Department of the Interior and Local Government DILG ang kanilang panawagan sa mga LGUs na patuloy na hikayatin ang kanilang mga nasasakupan na magparehistro sa Philippine Identification System or PhilSys upang makakuha ng Phil ID o National ID bilang suporta sa pangako ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabilis na ihatid ang halos 50 milyong PhilCard sa pagtatapos ng taon. Muli kaming nananawagan sa mga LGU, lalo na sa mga barangay, na iabot ang kanilang buong suporta sa Pangulo at PSA sa kampanya ng National ID. Hikayatin ang inyong mga nasasakupan na kumuha ng National ID para sa mas madaling pagpapatunay at pagkakakilanlan sa kanilang mga transaksyon sa mga tanggapan ng gobyerno, mga bangko at iba pang pribadong entity, sabi ni DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. Sinabi ni Abalos na dapat manguna ang mga LGU sa pagpapaliwanag sa kahalagahan at halaga ng pagkakaroon ng National ID na magsisilbing opisyal na patunay ng pagkakakilanlan para sa mga pampubliko at pribadong transaksyon. Sinabi niya na ang mga punong barangay ay maaaring makatulong sa kampanya ng National ID sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga printed at electronic na materyales, paggawa ng mga roving announcement at pagpapabahagi ng mga update na may kaugnay sa pagpaparehistro mula sa official na PhilSys social media pages. Kailangan masigasig ang mga LGUs at mga barangay sa kampanya ito dahil gusto natin ang lahat ay magkaroon ng maayos na pagkakakinanlan para na rin mabilis silang maasikaso at makatanggap ng mga serbisyo ng gobyerno at mga pribadong opisina, sabi ni Abalos. Sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA, sinabi ni President Marcos na ang National ID ay gaganap na isang mahalagang bahagi ng paghangad ng kanyang administrasyon para sa digital transformation para sa mga mamamayan na maayos na makipagtransaksyon sa gobyerno. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay madaling ma-verify. Inaasahan naming maglalabas ng 30 million physical IDs at 20 million digital IDs sa katapusan ng taong ito. Ang target ay maisakatuparan ang pagpapalabas ng humigit kumulang 92 million IDs sa kalagitnaan ng susunod na taon, sabi ni Pangulo. Ayon kay Abalos, mas nagiging makabaluhan na pagkakaroon ng Phil ID sa mga panahong ito na halos lahat ay nagiging digital na at kadalasang kailangan ng ID para sa online transaction, e-shopping, pagbubukas ng e-bank accounts at digital payments at iba pa. Magiging kapaki-pakinabang din aniya ang Phil ID sa mga taong mababa ang kita na kadalasang nahihirapang makipagtransaksyon at humingi ng tulong sa mga pampubliko at pribadong opisina na karaniwang nangangailangan ng dalawa o higit pang government ID. Ang Phil ID ay sapat na. Hindi na kailangan panghingan o magpakita ng iba-ibang ID sa pakikipagtransaksyon sa pampubliko o pribadong tanggapan, sabi ni Abalos. Ang Republic Act 11055 o Philippine Identification System Act ay nagpapataw ng multa na 500,000 para sa hindi pagkilala sa National ID at walang valid na dahilan para gawin ito. Sa talaan mula sa PSA, ang kabuuang bilang ng mga nakumpletong pagpaparehistro noong Hulyo
1 ay 69.254 million o 75.3% mula sa 92 million na target para sa 2022. Bukod dito, ang Philippine Postal Corporation o PhilPost ay namamahagi ng 14.397 million Phil ID cards. Ang DLLG ay miyembro ng PhilSys Policy and Coordination Council na may tungkuling bumalangkas na mga patakaran at patnubay upang matiyak ang epektibong koordinasyon at pagpapatupad ng PhilSys. Ito rin ang pilot department sa buong executive branch para sa on-site registration para sa PhilSys na may 1,704 katao ang nagparehistro sa system sa panahon ng aktibidad. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!